nating nadisgrasya o natamaan itong matinding perwisyo noong nakaraang araw, January 1, bagong taon. Kakainis ano. Kabago-bagong taon eh, inabot tayo ng indulto dahil po sa buti sana kung ganun kalaki yung problema eh. Ang indulto ay kagagawan po kagagawan ng sumablay na UPS, an interruptible power system diyan po sa Kaap. Kaya yung kanila pong actually bago pa yun eh. Bago pa ho yung tinatawag po nilang yung navigation system. Bagong-bago pa po yun. Pero bago ko lang po kayo kwentuhan tungkol sa navigation system na yan, gusto ko lang po sabihin sa inyo na kanina po ay nagsimula na ang investigasyon tungkol po dito sa nangyari nung araw ng Linggo. Isip-isipin po nyo, maabot sa halos 6,000 ang mga pasahero na apektuhan po dyan. Ilan daang flights ang na-delayed at na-cancel. Just imagine kung gaano kadami po ang naperwisyong mga negosyo, trabaho, siyempre yung sakit ng kalooban, namura, pati yung mga walang kamali-mali ng mga gwardiya na napagmumura ng mga pasahero, yung mga job opportunities, job loss, lahat po. Halimbawa ay reunion at iba pa. Napakadami pong napinsala nito pong pangyayaring ito, mga kaibigan. Eh kanina po, nagsagawa po ng pagpupulong ang mga official po ng Civil Aviation Authority of the Philippines. O tama, cargo. Yung mga cargo pa. Ano po? Civil Aviation Authority of the Philippines, CAAP, mga official po ng CAAP, ay nagpulong po. Actually, ito party na po ng tinatawag na initial investigation. Eh, tingnan nyo yung mga nasa picture. Nandiyan po si National Security Advisor Clarita Carlos. Nandiyan po si Defense OIC Faustino. Nandiyan po si Secretary Ivan Uy. Nandiyan po si PMS Chief, Acting PMS Chief, at Senior Deputy Executive Secretary Hubert Guevara. Nakita nyo po yan. Kumbaga, yung mga taga ISAF nandyan, taga NICA nandyan, kumbaga po ay napakalaki ng isyung ito na tinitingnan po ng ating pamahalaan bilang isang national security concern. Tama po kayo, this is a national security concern sapagkat imagine, wala pong gumagana, kahit nga ba 10 oras lang yon, walang gumana na traffic control system sa buong Philippine airspace. Isip-isipin nyo, na-imagine nyo po ba yung ganung klase ng sitwasyon? Walang nagmo-monitor sa pumapasok at lumalabas ng mga sasakyang panghimpapawid sa Philippine airspace. Hindi po ba, mga kababayan? Halimbawa na lang, pumasok na mga invaders dito sa atin. Hindi natin mamomonitor yun dahil lang po sa walang power supply. Anak ng bakang dalaga. Oh. Eh, kung bakit naman ito po'y nangyari ng January 1, bagong taon. At alam po natin kung gaano karami ang flights na aalis at darating sa Pilipinas, hindi lang po sa NAIA, kundi sa iba't iba pong mga paliparan po sa bansa. Kaya nga inuulit po natin yung pagpapaliwanag dito, hindi po ito problema ng NAIA. Hindi po ito problema ng Davao Airport o hindi po problema ng Cebu Airport. Ito po ay problema ng buong bansa na ang pwede po nating ituro ay ito pong government agency na Civil Aviation Authority of the Philippines. Ito nga pong CAAP. Medyo matindi po itong sitwasyon natin, mga kababayan. Sobrang matindi po yung sitwasyon natin. May nagme-message sa akin dito eh.
sa atin dito si Rob TV. Sabi niya, civilian lang ang civilian ang pinag-uusapan dan. May nagmo-monitor naman na Philippine Air Force. Eh sige po, kung yun po ang gusto niyo sabihin. Pero ito pong alam niyo po ba na may mga insidente na pumapasok po sa ating bansa. Nagawaan ko pa ng report 'yan sometime in 2011. Meron pong mga pumasok na mga Chinese aircraft dito sa Pilipinas na monitor po, minomonitor po ng kaap yun sa pamamagitan po ng ating radar system. But of course, may kanya-kanya po tayo mga kaalaman tungkol po sa bagay na hindi po namin kukontrahin yan. Well, anyway, binabanggit po natin yun just to emphasize that this issue is really an issue of national concern. Tingnan niyo po yung attendees sa meeting, mga nasa security cluster po ng gabinete ng Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, ang tanong natin, ba't ba umabot sa ganito? Ano ba yung napag-usapan dito po sa pulong na ito? Meron po akong at least tatlong mga kausap mula na nag-attend po sa pulong na yan. Isa po ang direksyon, ano? Ang direksyon po ng usapan diyan is that wala pong sabotahe. Wala pong cyber attack na nangyari. Ito po patungo po sila sa konklusyon na ito ay mechanical / technical problem lamang. Ito po, binabasa ko yung mga messages sa akin eh. Ano po? So, initially, ang resulta po ng investigation ay sasabi na wala pong cyber attack, walang sabotahe, kahit na magkaroon pa tayo ng mga teorya dyan na baka ito ay sinabotahe, baka sinadya, gustong ipahiya ang administrasyon. Hindi po. Ito po, according to the initial findings, base po sa pulong na ito, nakatatapos-tapos lamang, about lunchtime na tapos, ay patungo po sa konklusyon na this is just a mechanical / technical matter. Ano po? Pero, andyan po si Senior Deputy Executive Secretary Hubert Guevara. Ang susunod na hakbang po na ipinag-utos po dyan ay to constitute an interagency investigation. Okay? Ayan po nangyari. To constitute an interagency investigation. So magkakaroon po ng formal investigation pagkatapos po nitong ginawa nilang pagpupulong na ito. Well, anyway, puntahan po natin yung binanggit namin kanina sa inyo. Mandali lang ha, alisin ko muna kayo. Pagkalaki po kasi ng istorya ngayon, I'm sure familiar po kayo dito sa isang news website na to. Ang pangalan po ay Bilyonaryo. Mga kaibigan ko din yung nasa likod nito eh. Pero papaalam ko po sa inyo yung balita. Ito po yung balita ngayon sa Bilyonaryo. Nakita niyo po yan, mga kaibigan. New Year's Day airport fiasco. Tugade allegedly diverted 13 billion pesos for air traffic system backup to cosmetic projects. Batay po sa headline na ito ng Bilyonaryo.com, parang inaakusahan daw po si Secretary, dating Secretary Art Tugade, na yung daw 13 billion pesos na para sa backup ng air traffic system, ginastos daw po ni Secretary Tugade sa ibang bagay, particular dun sa cosmetic projects. And dito po yung story eh. Ito po. In 2018, ayon po sa report na ito, andito na po ako sa second paragraph, Congress granted a 13 billion budget to the Department of Transportation for the state-of-the-art communication, navigation, surveillance, air traffic, na sa madaling salita, ito daw po ay mataas na klase na supposedly ay kapantay ng mga ginagamit sa Europa at Taiwan. Gayunpaman, ito po yung paragraph 3, lumilitaw na ang sistema daw po na to ay walang backup in place
dahil ginamit daw po ni Secretary Tugade sa ibang bagay sa NAIA ang pera. Sundan sa pahina 3. Ayan na po. Kabilang daw po sa beautification project na na siyang inuna ni Tugade ay ang paglalagay ng electronic billboards at concreting ng parking spaces doon sa labas ng NAIA terminal. At ang sinasabi po nung report na ito ng bilyonaryo.com, pinaubayan na lang daw po nitong si Secretary Tugade sa kanyang successor na si Secretary Jimmy Bautista yung trabaho na mag-set up ng contingency plan para daw po sa radar system na yon. Okay. Isa-isahin nga po natin yan, mga kababayan. Ikaalisin ko lang ito. Ah. May mga puntos po doon na dapat po tayong pansinin. Okay? O kaya dapat makinig kayo mabuti. Gusto ko pong makinig kayo mabuti. Unang-una, alamin muna natin kung ano ba itong project na ito. Ano po yung project na ito? Ito, papakita ko po sa inyo yung project na tinutukoy dito sa report ng bilyonaryo.com. Andito po, mga kababayan. Hanap po lang yung project. Where are you, project? Yun. Ito po yung project. Ito po ay ipinresenta pa po sa publiko noong January 2018. Actually, yung report ng kan eh, parang kulang eh. Ito po. Ito po mga kababayan. Nakikita niyo po. Ito po yung Philippine Air Traffic Management Center. Ayan. Diyan po, January 2018 po ito, mga kababayan. Makikita niyo po diyan sa gitna si Secretary Tugade, nasa kaliwa niya si, kung di ako nagkakamali, si dating Kaap Chief Ding Sinchongko. At doon po sa kanan, sa dulong-dulong kanan, andito, si dating Undersecretary for Aviation, Sky Tamayo. Ito po si Yusek Tamayo, siya po ngayon ang Director General o Bossing ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Okay? Ano po ba itong proyekto na to, mga kababayan? Ang ganda po ng proyekto na yan. Ang proyekto po na yan ay ito po yung kagandahan po nitong air traffic management system na yan. Ang ganda-ganda po niyan eh. Pakita ko po sa inyo. Batay po sa isang statement ng DOTR noon, noong 2016, noong pagpasok po ng Duterte administration, tatlo lang ang radar natin. Tatlo lang. Three radar. So 30% lang ng Philippine airspace ang kayang i-cover ng tatlong radar po na yan. Noong 2017, nagkaroon na po tayo ng 13 na radar. So 80% na po ng Philippine airspace ang na-cover. Noong 2018, yun nga po yung may picture pa kanina ipinakita ko sa inyo, 2018, yan na po yung inauguration ng satellite-based CNS. Ito pong Communications, Navigation Surveillance, ATM, Air Traffic Management System. Kaya 100% ng Philippine airspace na mo-monitor na po ng CAAP mula po noong 2018. Di po ba ang ganda ng nangyari? Ito pong project na to, mga kababayan, nag-umpisa pa noong panahon ni ating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. At dahil po sa kung ano-anong mga naging problema, hindi po to na-implement noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. So mula 2009, kung di ako nagkakamali, yan po yung project ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Noong panahon ni Pangulong Noynoy Aquino, hindi po natapos yan. Hindi po natapos. Siguro, maganda, basahin ko po sa inyo ang nangyari. Ang target po ni dating DOT si Secretary Ping De Jesus na makukumpleto po yung project na ito ay 2013. Pero nag-resign po si Ping De Jesus, naalala nyo, at ang naupo bilang
Secretary ng DOTC noon, si Secretary Marrojas. Pagdating po kay Secretary Marrojas, inihold ni Secretary Marrojas ang lahat ng project na to. At yung pong hinuhold na proyekto po na to, mga kababayan, ay nag-resume lang o naituloy lamang nung nagbago na ng administrasyon na ang tinutukoy po natin ay panahon na ni Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit ko po alam yan, mga kababayan, bukod po dito sa pinapakita ko po sa inyo na to? Kasi po, noong 2011, meron po akong ginawang istorya tungkol dito. Tungkol po dito sa ATM CNS, nung ako pinandun pa sa TV Patrol. Meron po akong, nag-walkthrough pa nga po ako dun sa loob ng pasilidad ng kaap noon. Nag-stand upper ako na ganyan eh. So medyo may idea po tayo dito. Anyway, so ito po ang nangyari. 2018, nakita niyo po, may inauguration. Ngayon, magkano po ang budget po dito, mga kababayan? Opo, ang budget po dito na ginastosan sa pamamagitan po nung tinatawag na Official Development Assistance ho, mga kababayan, ay 10.8 billion. Ulitin ko po ha. Ang total project po na ang kalakihan ay ginastosan ng JICA o Japan International Cooperation Agency ay 10.8 billion pesos. Nakuha niyo po ba, mga kababayan? Ang project po ay 10.8 billion pesos. Okay? Ito pong foreign funded project na to na karamihan po ay binubuo po ng loan mula po sa nagpapautang gaya po ng JICA at meron pong counterpart commitment mula po sa Republika ng Pilipinas, ano? So, ulitin ko po para magkaintindihan po tayo, ito po ay isang foreign funded project. Okay, foreign funded project. Magkasalo po ang Pilipinas at saka yung JICA sa nagpondo po nito. Ang kabuuang halaga po niyan ay 10.8 billion pesos. Okay? Naintindihan niyo po ba? Thumbs up lang po kayo kung naintindihan niyo po. Parang PNK lang. Eh. Thumbs up lang kayo kung naintindihan niyo na po. Okay? Okay, naintindihan po natin. So ang ganda po ng proyekto, bagamat matagal na natenga nung panahon po ni dating Pangulong Noynoy Aquino, pero na-implement nung panahon po ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil nambabara ko na noon si Secretary Artugade, dahil during that time, kung matatandaan po ninyo mga kababayan, nakikipagbardagulan si Secretary Tugade pag nakikita niya yung mga sitwasyon sa Philippine airports natin, sa mga ports natin, nang aaway po si Secretary Tugade. So napabilis po. Kaya noong 2018, dumating na po yung proseso na cover na po ang 100% ng Philippine airspace sa pamamagitan po ng proyekto po na to. Andito na. Ang allegation po nung artikulo ng bilyonaryo.com, di umano ay naglagay daw po ng 13 billion pesos ang Kongreso sa Kaap. Naglagay daw po ng 13 billion pesos sa DOTR ang Kongreso noong 2018. Unang-una, bakit naman 13 billion pesos yung ilalagay ng Kongreso? Ang kabuang lamang ng proyekto, na halaga ng proyekto, 10.8 billion pesos. So ano yung idadivert na pondo? Ano yung idadivert na pondo ni Secretary Artugade? Pangalawa, ang sinasabi po nila na pinagamitan daw po ng pera ng totoo na meron din divert na 13 billion, bagamat hindi naman maaring mangyari dahil 10.8 billion lang yung cost ng proyekto na ito, ang beautification project po na sinasabi, proyekto po ng MIAA o Manila International Airport Authority.
Eh, tatanga-tanga ba si Secretary Art Tugade? Hindi ba abogado yan para hindi niya malaman na illegal yan na gamitin sa ibang ahensya ng gobyerno ang isang pondo na nakalaan na sa ibang isang particular na government agency? Ganun ba ka-stupido si Secretary Tugade sa tingin ninyo? Opo. Kaya doon pa lang, sablay na yung, pasensya na mga kaibigan ko sa bilyonaryo.com ha. Doon pa lang, may sabit na yung istorya. Ano ba to? Do you want to make Secretary Tugade a fall guy? Dito po sa pangyayari na to. Gusto nyo bang palitawin na si Secretary Tugade ang may kasalanan nung fiasco dyan sa Kaap? Sumagot kayo. Kasi sablay eh. Sablay po yun. Sablay na sablay po yun, mga kababayan. Saka ang susunod na tanong, ang pagpalyaban nitong CNS ATM project na to, itong Communications, Navigation, Surveillance, Air Traffic Management equipment na ito, sumablay ba ito dahil sa palpak yung mismong equipment? Parang hindi eh. Ang sumablay ay yung supply ng kuryente. Ano? Ang sumablay ay yung supply ng kuryente. Eh doon na tayo papasok, ano? Doon na papasok yung pong pananagutan ng mga nakaupo ngayon diyan sa Kaap, mga kababayan. Pero bago ako pumunta doon sa kuryente, eto't nag-message kasi ko kay Undersecretary Emil Sadain ng DPWH. Alam niyo si Secretary Emil Sadain, isa po itong Muslim na napakagaling po nito, napaka-technical na tao. At kapag ka po ang pinag-uusapan ay mga foreign-funded projects sa DPWH, ito po ang tatanungin natin. Ang tanong ko po sa kanya, mga kababayan, eto't minessage ko po si Yusek Sadain. Ito po ah. Sabi niya, bossing. Ako, nahiya naman ako bossing. Tinawag pa akong, babasahin ko lang po ah. If it is just a pledge support funds of JICA to Philippines for various infra projects, Philippine government can identify its own projects for funding by JICA based on its needs and priorities. Kung pangako pa lang daw po ng JICA, eh pwede naman talagang gamitin ng Philippine government kung saan niya gusto na proyektong ilaan yung pumpera. Funding as to its utilization is flexible at this stage, kung pledge pa lang. However, sabi niya, si Yusek Sadain, if the funding is already in the form on an approved project loan, kung ang pondo ay aprobado na na project loan, ang sabi po ni Secretary Yusek Sadain, said funds can no longer be diverted to fund another project. Nakuha niyo po ba yung sinabi ni Ginoong Yusek Sadain? Kapag ka daw po approved loan na, kagaya po nung nangyari doon sa Kaap project na to, ay hindi na pwedeng ilipat pa para gamitin ng pondo sa ibang proyekto. Eh ang tanong ko, gaano po ba ka-stricto ang JICA when it comes to projects it is funding? Ito po sagot niya, mga kababayan. Babasahin ko po, pero tatagalugin ko na. Ang JICA, kagaya ng iba pang mga ODA funding agencies, Asian Development Bank, World Bank, Korean Exim Bank, China Exim Bank, are so strict, napaka-stricto as to funding utilization by its borrowers, kung paano ginagamit ang pondo ng nangutang sa kanila. Mula daw po sa design, procurement, construction, maigpit na imo-monitor ng JICA ang progreso, hindi lang yung physical na proyekto, kundi yung paggastos ng pera nila hanggang sa matapos ang proyekto. Ito po mga kababayan, message sa atin ng isa pong
subject matter expert. Nakakaintindi po ito sa mga foreign funded project. So, kung sinasabi po dun sa report na andito yung proyekto ng KAAP noong 2018, tapos dinivert daw po ni Secretary Tugade, parang hindi po nila naiintindihan kung paano po, gaano kabusisi ito pong JICA, yung nagpautang para po magkaroon ng proyektong yan. So, ganun po katindi yan, mga kababayan. Kaya po ako biglang nag-live na ganito sapagkat ayaw po natin na may mga tao na nananahimik na makakaladkad pa sa problemang ito. Bakit po? Sapagkat ako po ay naniniwala, personally, opinion ko po ito. Maaari po ako'y mali, pero ito po opinion ko. Sa laki po ng danyos na ginawa po o nalikha nito pong nangyari sa KAAP noong isang araw, 56,000 passengers, almost 300 flights canceled and delayed. Katakot-takot na mga negosyo ang baka hindi naisara ang mga deals, mga trabaho na nawala, at hindi mapamabibilang dyan yung kapighatian at hirap at lungkot at stress na inabot ng mga pasahero. Ang sa akin, someone should take accountability, someone should take responsibility. Hindi ko po alam kung sino, pero dapat may isa man lang na magtaas ng kamay dyan kahit sa meeting kanina. Ano po, mga kababayan? Dapat magtaas ng kamay. Sir, ma'am, ako po si ganito. Pwede po ba tanggapin niyo itong aking irrevocable resignation? Sapagkat hiyang-hiya po ako na nadamay ang buong Pilipinas, nalagay ang Pilipinas sa matinding kahihiyan dahil sa aking kabiguan tuparin ang aking tungkulin bilang napag-utusan dito ng Pangulo. Wala eh. Wala man lang. Ano yan? Magtatakipan pa ba tayo dyan? O gusto kong sabihin sa inyo at kilala nyo naman ako, pagka meron tayong dapat purihin, pupurihin natin. Pero pagka meron tayong dapat tuligsain, tutuligsain po natin. Sa pagkakataong ito, dapat may masibak po dito. Kung hindi pa po kayo sinisibak, mag-offer na po kayo ng resignation nyo sapagkat kahiyahiya po ito. Hindi po natin hihingin sa inyo na kumuha po kayo ng punyal at isaksak nyo sa lalamunan nyo. Hindi po. Hindi ko po hihilingin na kunin nyo po ang samurai at saka po magpatiwakal kayo. Wala po tayong hihiling kayo. Wala po harakiri na hinihiling po kami sa inyo. Ang sa atin lang, meron po sanang umako ng pagka-responsibilidad pananagutan dito. Mahiya naman po kayo. Hindi lang sa buong mundo, yung paningin ng buong mundo, that's secondary para sa akin. Pero mahiya naman kayo sa mga kababayan natin na masyadong nagmukhang dalita, nagmukhang kaawa-awa dun po sa paliparan. Nakahihiya. Nakahihiya po, sa totoo lang. Huwag na kayong magturo. 6 na buwan na ang administrasyong Marcos. Huwag na kayong lumingon sa nakaraan. Wala na. Huwag na kayong lumingon kasi 6 na buwan na kayo dyan eh. Kung 2 linggo, 3 linggo pa lang, 1 buwan pa lang, baka pwedeng 6 na buwan eh. Kumbaga, pagpunta mo sa KAAP, huwag mawalang galang na lang po. Pasensya na po kung sino po yung tatamaan dyan. Ha? Pasensya na po kung sino tatamaan dyan. Pero sa totoo lang po, pagpunta mo sa KAAP, ang pangunahin mong iintindihin, communication, navigation, traffic control. So alamin mo kung paano, gaano kaganda ang kondisyon nito. UPS, mga kababayan, uninterruptible power system, problema ba yun? Hindi ba lagi dapat chine-check yan? Parang sasakyan yan. Bago ka umalis, tingnan mo kung maayos baterya mo.
Hindi ba? Bago ka umalis ng bahay mo, silipin mo muna kung may baterya ka. Pag nag-start ka, check mo. Tingnan mo kung may tubig. Tingnan mo yung gulong mo. SOP yan. Yan kasi buhay ninyo. O pupunta akong example sa aking maliit na hanap buhay. Bakery. Bake shop. Ano ang uunahin ng anong head ng komisari namin na intindihin? Yung bang kagalingan ng mga baker? Hindi. Ang una namin tinitingnan, kung in good condition ang aming mga oven. Eh kahit gaano kagaling magmasa, kung hindi naman maayos oven mo, hindi maayos ang proofer, doon ka nabubuhay eh. Yun ang ikinabubuhay mo eh. So dapat yung maintenance nun, magaling. Di ba? Dapat magaling. Yung, eh yung kaap, yun po ang, yun lang ang pangunahing trabaho niya. Yes, meron po kayong tinatanganan na ilang mga paliparan. Tama naman yun. Pero naman, huwag naman tayong mag-ungguyan dito. Ang pangunahing papel nyo sa mundo ay matiyak na ang mga lumilipad at dumalanding na eroplano hindi magkakabanggaan. Hindi po ba, mga kababayan? Hindi ganun eh. Take responsibility. Offer to resign. Oh, you please offer to resign. Nakakagalit eh. Sa totoo lang eh. Pambihirang patiso, kauumpisa ng... Huwag na ang akin dito, whatever it is. Kung may nanadyaman dyan, kung meron man pong kapal incompetence dyan, kung meron mang nagpabaya dyan, etc., etc. Someone should take accountability. Mag-resign. Resign na. Please, kahit sino pa dyan. Kahit, wag lang yung janitor. Kahit sino man lang dyan, meron man lang magsulat ng irrevocable resignation. Wag courtesy resignation. Irrevocable resignation, kaibigan. Isipin mo na lang, una, ano ba, pagka tinanong ng kaklase ng anak mo, saan ba nagtatrabaho tatay mo? Taga Kaap po. O ano ngayon ang tingin ng tao sa Kaap? Ano tingin ng tao sa Kaap? Ano ang tingin? Dapat may managot dyan. May managot. Wala na pong paliwanag doon. Huwag na kayong lumingon. Ang bihira kayo eh. Maghahanap pa kayo ng ng ibang masisisi. Huwag na yon, huwag na ganon. Doon na tayo titingin sa hinaharap. Hindi po naman, ay pambihira. Nakakalungkot mga kababayan. Nakakalungkot ano? Dahil sa, ewan ko ha, kasi nag-iisip din ako eh, katulad ng iba sa inyo, nag-iisip din ako, paano mangyayari ito? Eh ito, sabihin ko sa inyo, kami nga sa, babalikan ko lang yung panadero, no? Yung aming pagawaan na, ng pinapay, cakes, pastries. Kami nga eh, may regular na pagmamaintain ng aming mga oven, ng mga mixer. Tinitingnan kasi lalo na pagkabakbakan, alam nyo yung December na yan, bakbakan kami, daming order sa amin eh. So tinitingnan namin maayos yung aming mga gamit. Eh ito po mga kababayan, alam naman nating bakbakan ngayon eh. Ngayong bare months, o lalo na itong December na to, saka January, bakbakan to. So kailangan tiyak mo na in good condition, hindi lang po yung equipment, lalo na yung may kinalaman sa power supply kasi kahiya-hiya na maayos yung equipment, power supply, hindi ko ma... Diyos ko po. Sipin yung nangyari na yun, no? SOP. SOP yun, mga kababayan. Nakakalungkot. Again, hindi na natin kailangan pang sabihin kung sino ang dapat mag-resign. Alam nyo na yon. Pero sigurado ko dapat may mag-resign mula sa Kaap. Ano pa yung, alimbawa, DOTR secretary, hindi naman niya personal na
na minomonitor araw-araw yan. Siguro naman, ang DOTR Secretary, Secretary Jimmy Bautista, eh meron siyang marching order sa mga ulo ng mga agencies under DOTR na, o kayo, ayusin yung trabaho nyo. Eh dito, lumilitaw, hindi naayos nung hepe ng kaap yung trabaho niya. Bakit? Eh nangyari to, ngayon, lumilitaw, ang nagpapaliwanag pa, eh, ito pong DOTR Secretary. Magkuhan kayo. Hindi ako magtataka kung ayaw nilang mag-resign. Pero mangungulit kayo. Mag-resign kayo. Mag-resign kayo. Kahit isa lang na mataas yan, mag-resign kayo. Hindi niya. Hindi pwedeng walang magre-resign dito. Huwag nyo nang intayin. Nasibakin pa kayo. Huwag nyo nang ibigay ang burden. Ano? Huwag nyo nang ibigay ang burden sa Pangulo para si Bato. Mag-offer na kayo na mag-resign. Eh, katulad ngayon, ginagamit na ito laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Paano ginagamit ito laban kay Pangulong Bongbong Marcos? Na ang mga ipinaglalagay daw ng Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto ay mga inutil. Eh anong kung inutil? Nagre-reflect po yon sa uri ng pagpili ng mga inilalagay na tao dyan. Kaya maawa kayo. Unburden the president. Unburden the president of firing you. Please offer to resign. Offer to resign. Diba? At kung ayaw mag-resign, sinabi ko na to sa 2x2 kanina, kung ayaw magsipag-resign ng mga yan, Mr. President, alam ko, hindi nyo po personality ito na mamahiya ng mga tao. Hindi nyo personality na to humiliate your people, especially in front of the public. Pero Mr. President, kung ayaw mag-resign, fire them. Kahiya-hiya ang inabot ng ating bansa dahil dito. Gusto lang nating sabihin na hindi naman tayo nag-iisa dito. Meron pong isang magaling na mananaliksik na aking kaibigan, si Kuya Arnold Balita. Nagpadala po sa akin ng mga news reports ng mga nakaraan. Halimbawa, sa Amerika, August 15, 2015, meron na rin pong ganitong nangyari na na-cancel mga about 400 flights po na-cancel sa Amerika dahil po sa problema sa navigation system din po ng kanilang Federal Aviation Authority. Meron din po sa Czech Republic, meron din po sa Germany. Hindi po tayo nag-iisa dyan. Pero look how they handled it. How they dealt with it. Paano? May mga nananagot. May mga nananagot. Hindi yung, oh, sorry ha. Boss, sorry na ha. Sorry. Hindi po ganun. Hindi po ganun. Hindi po sapat ng sorry dito. Nakakainit ng ulo eh. Kay Secretary Artugade, kung nasaan man po kayo, kayo po napagdidiskitahan pa dito, and I hope yung pong magbabasa ng artikulo na ito ng bilyonaryo.com ay hindi ito kukunin o tatanggapin bilang gospel truth. Mag-research din po kayo. Hindi ko po sinasabing mali ang artikulo ng bilyonaryo.com. Baka nga meron silang basis doon. Pero as far as my own personal research is concerned, yung pong artikulo na ito ay kakontra ng kung ano yung nalalaman kung tama ano. So baka pwede pong dagdagan pa ng mga kaibigan natin sa bilyonaryo.com yung kanila pong pagsasaliksik po tungkol dito sa bagay na ito. Ano? Kasi ayaw nating mabigyan o i-feed ng maling impormasyon ang ating mga kababayan. Pero uulitin ko po, ang proyekto po na to nag-umpisa noong araw pa bago pa yung Noynoy administration
na dapat po'y matatapos nung panahon ni Secretary Ping de Jesus ng Pangulong Noynoy Aquino. Kaya lang nagkapalitan po, hindi po natuloy, hinold po lahat ni Secretary Mar Rojas yung proyekto. Kaya nag-resume lang yung proyekto nung, at tinapos, kinumpleto nung panahon ni Secretary Arturo Gade ni Pangulong Duterte. Yung pong maintenance at iba pa, backup yan, eh talagang madugo po yan. Pero ala, tinanggap niya yung trabaho yan eh. Diba? Tinanggap niya yung trabaho dyan, edi pagbutihan nyo na. Diba? Inalo ka. Ano trabaho dito? Kaap Director General. Ano ka pa? Kaap Head Engineer o ano man ang tawag dyan. Maintenance Chief o Project Management Office Chief. Tinanggap nyo yung trabaho na yan, panindiganan nyo. Kung hindi nyo kaya, huwag nyo tanggapin. Ngayon, nagkaroon ng aberya, take responsibility. Mag-resign na po kayo. Diba? Sinasabi natin. Totoo po yun. Kung gusto nating maging at par sa iba pa nating mga kapwa bansa, eh kailangan nating gumastos. Gagastos tayo. Resources, malaking pera po kailangan to improve the communication and the navigation system ng kaap natin. Pero ganun talaga eh. Kailangan nating gastos sa yan. Eh, panay ang pangungumbida natin ng mga turista magpunta sa Pilipinas, maganda ang Pilipinas, etc., etc. Eh, paano pupunta sa atin yung mga turista? Eh, kung ganyan ang magiging experience nila sa ating mga paliparan, dahil lamang sa iisang kapalpakan ng ibang government agency. Ngayon pong araw na to ay aalis ang Pangulong Bongbong Marcos patungo po ng China. Ito po ay isang state visit. Kung tutusin, pwede po itong pwedeng sabihin ng Pangulo, hindi na kami tutuloy, President Xi Jinping, kasi maraming kaso ng COVID sa inyo, baka mahawa pa kami. Pero the President will push through with the trip. At mukhang ang style ng China, gagawing bubble. Ano? So hindi lahat ay makakapunta. Meron lang isang particular na lugar kung saan sila po pwedeng magtungo. That's from today until January 5. Ito po ang first state visit ng Pangulo sa taong ito at siya din ang unang-unang head of state na tatanggapin ng China sa taong ito. Sana lang yung mga dapat nating hilingin sa China ay maipagkaloob sa atin. Ano? Lalo na yung tungkol sa West Philippine Sea. Yeah. Dali lang po mga kababayan. Meron lang akong update sa inyo. Speaking of Secretary Arturo Gade. Malapit na pala birthday ni Secretary Arturo Gade, January 9. Happy happy birthday Secretary Arturo Gade. Ang dati pong undersecretary ng DOTR si Yusek Giovanni Lopez. Yan po, ay nanunumpa po siya sa harap ni Secretary Jaime Bautista. Siya po ang bagong talagang executive director ng Land Transportation Office. Ayan po, siya po ang executive director ng Land Transportation Office. Ang pinaka-immediate boss po niya doon, ang LTO chief, ay yung nasa kanan po niya sa picture. Andito po si J.R. Tugade. Ayan. Ang LTO Chief J.R. Tugade, sa gitna si Executive Director Banoy Lopez at nasa dulo si Secretary Jimmy Bautista. Ayun. Yan po yung mga balita natin, mga kababayan. Maraming salamat po sa oras na inilaan niyo po para makinig po sa amin kahit na nakakainit ng ulo. Ano? Mag-iingat po kayo palagi at maraming salamat pala. Naku, hindi ko napasalamatan yung nagpadala sa atin ng super sticker. Bait naman ni Ma'am. Teka, nakita ko kanina eh. Teka, nahanap ko lang ah. Nahanap ko lang. Ito, si Ma'am Marife De La Cruz eh nagpadala sa atin ng super sticker. Ma'am Marife, maraming salamat po sa inyo, Ma'am Marife. Mabuhay po kayo. Thank you so much.
Yan. Okay?